Narito na po ang mga ipinadala niyong tanong. Sabi ni Alma Bueno, ang mama ko po mayroon siyang tonsil stones. Matalas po siyang abala sa trabaho at minsan hindi pa nakakapagsalita. Bakit po ganun? Apektado yung ano niya doon? Oo, yan yung isa sa mga tanong ni Ate B kanina. No? So kapag siguro sobrang maga na ng tonsil niya, dulot ng palagi ang infection, kailan na ipasuri ito sa ating mga ENT specialist kasi baka kailangan tanggalin ito dahil nga sa paulit-ulit na problema. Okay. Tanong ni Jacqueline Salabaw, namamaga po ang lalamunan ko, parang may mga bukol-bukol na mamaos ako tuwing nagsasalita. Ilang buwan na rin po akong hirap lumunok at hirap kumain. Tonsil stones po ba ito na lumaki? Kailangan nating masilip. Yan talaga yung problema sa tonsil stones. Eh, no? Usually asymptomatic. So, makikita lang natin ito kapag na-visualize natin. Pinakamaganda magpasuri ito sa ENT specialist. No? Hindi ko masasabi kung yan yung dulot ng pagkahirap huminga. Okay. Sa libre naman sa, no, libre sa East Avenue. Government hospitals, lalo na sa East Avenue Medical Center, meron tayong outpatient department dyan, pwede po tayong tumuloy pa rin. Hanapin niyo po dun sa gwardiya si Dr. Gutierrez. Kilala po siya dyan. Sabi ni Lin Peng, pwede rin po magkaroon ng tonsil stone sa mga baby. Nang taon po lumalabas ang tonsil stone sa mga bata, pati baby meron ito daw. Okay, sa mga bata, hindi natin ito karaniwan nakikita sa mga yung sobrang liit, no? Usually mga let's say mga 1-year-old above makikita ito. Kailangan po nating pasilip talaga sa ating mga ENT specialist, no? Para makasigurado tayo kung tonsil stones to. Next. Alfred Martin Collins, madalas po akong bumahing na may lumalabas na matigas na kulay white. Ito ngayon, masakit din po palagi ang lalamunan ko. Tinatingnan namin sa doktor at niresetahan kami ng antibiotics. Medyo namagana kasi. Nawala naman po ang pamamaga pero masakit pa rin. Dapat na po ba itong operahan, Dok? Again, kailangan talagang masilip, no? Dahil hindi ko makita ko yung sitwasyon ng tonsils. Pero alam mo, ang mga tonsillolites ay may kaugnayan din sa tinatawag nating allergy. So ito ay maaring magdulot ng paglaki ng tonsil at recurrent infection sa ating tonsils. Wag po kayo magbiro sa lalamunan, daanan ng pagkain at ng hangin. Correct. Wag po. Ears, nose, and throat. Wag kayo magbiro dyan. Maraming salamat po kay Dr. Louis Gutierrez, na incidentally po, bahagi po yan linggo-linggo ng ating medical mission. Kaya pasalamatan din po natin siya. All these years. Thank you. Diba? Thank you, Doc. Kasama kanyang barkada. Thank you, Doc. Through the years. Tandaan mga kapamilya ha, huwag daw basta gagalawin yung tonsil stones dahil karaniwan, nasa loob yung ating tonsils. Baka mas lalo pa tayong madisgrasya.